Yan, good evening mga partners. So ngayon ay dito sa Cyprus, Europe, na alas 8 pa lang ng gabi. Partners. So ngayon ay dito sa Cyprus, Europe, na alas 8 pa lang ng gabi, pero alas 8 na ng gabi pero maliwanag pa. Ayan, so uuwi na tayo galing sa work. Ayan. So with my bike, my body. Hindi mahulog yung phone. Ayan, punta tayo sa bahay. Ayan. So itutur ko kayo sa daan na papuntang bahay. Ayan. Alam nyo, sa totoo lang, hindi mahirap kung gustuhin mo talaga yung trabaho mo, eh, no? O yung gustuhin mo talagang makamit yung pangarap mo. Kahit anong trabaho, kahit saan man kang sulok ng mundo, at kung ikaw namang nangingintiyo at naghahanap buhay, lahat naman yun, mahirap. Tama? Pero kung porsigido ka at may determinasyon sa iyong sarili, lahat kayang-kaya mong gawin, eh. Walang imposible. So ganun din sa mga taong nahihirapan dyan. Alam ko nakaka-relate po kayo, at we hope na narinig mo yung video kong to. Napapaisip din kayo kung ito ba'y totoo, ha? Tapos kung ito ba'y nararamdaman nyo rin, ano? Pareho lang din po ako gaya nyo, OFW na nangarap para sa pamilya. May ahon sa kahirapan ng mga pamilya natin sa Pinas, at maraming pagsubok alam ko sa buhay nyo rin. Minsan gusto ko na rin sumuko, wawala na rin ako ng pag-asa, pero alam ko naman hindi ito binigay ni God para sa atin, para pagsukuhan natin. Alam ko naman sa sarili nyo, the best way lang kung bakit kayo nandito sa abroad, bakit kayo naghihirap. Okay? So kung sawang-sawa ka na sa buhay mo, meron akong bagong opportunity i-alok sa'yo. Okay? So itong opportunity na to, hindi lang to ko nasubukan ko lang, na ako lang din ang nakapagresulta. At the same time, marami din, marami na rin na natulungan dito sa sistema na to. So isa lang din ako sa negatibong tao din, na pagdating sa negosyo, ito mahirap na naman, panibago na naman, lugi na naman. So tinry ko siya, sinubukan ko, at higit sa lahat, inaral ko talaga ang sistema. At doon ko na natagpuan yung solusyon at yung sagot sa aking mga katanungan na legal, especially yung business ko na ino-offer sa inyo ngayon. So sa halagang 777 pesos lang po, pwede ka na makapagsimula, make your own business, no? So ayan, nandito na po ako sa bahay. Okay. Ah, thank you Lord. Buti na lang at malapit lang ako dun sa pinagtatrabuhan ko. At nagsabay ko lang din yung business na mayroon ako, at gusto ko rin ito i-share sa inyo, yung opportunity na to. Okay, so kung gusto mo, ibigay ko sa iyo yung website at link kung gusto mo ng business opportunity. At hindi ako magdadalawang isip na i-share sa inyo ng
bonggang bongga. Okay, yung business nito. At yun lang, PM nyo lang po ako at maraming salamat po. God bless everyone. Sir, good evening. Sorry. Okay lang. Dito na po ako ngayon sa bahay. At welcome to my apartment. Yan yung aking kaibigan, dakilang ama dito sa Cyprus. With my body bike. Tapos diretso na agad kusina kung may pagkain. Walang pagkain. Check natin. So, yun. Dito na tayo sa kanto. Welcome to CR. Liwanag. Welcome to my room. Sinsyahan nyo na ang gulo po kasing gulo ng buhay ko. So, kung nakikita nyo, yan yung business ko. Yan. Yan yung i-offer ko sa inyo. At ito yung Golden Bay Solution. At ito yung mga aroma oil na sikat sa Pilipinas. At araw-araw kong katabi. At we hope na makikita ko kayo sa team ko. At actually hindi nyo to i-workout mag-isa. Kasama mo ko, kasama mo kaming mga team. Pagtulungan natin yung business na papasukan mo with our effort, time, and treasure. Bibigay namin sa'yo ng buong bongga, libre, itong training na to. So comment lang po kayo sa akin ng yes at ipapadala ko sa inyo yung regalo ko po para sa inyo. So next opportunity, this is kung nagharap ka ng opportunity, right timing, right company, opportunity. Ito na yun. Ito na yung matagal nyo pong hinahanap. So, ipipiin nyo lang po. Ipiin nyo lang po ako kung gusto nyo talaga ng opportunity na to. Okay? God bless everyone. Low end is the new high end. JBS. We make ordinary people to become extraordinary entrepreneur. Okay? So, ngayon, ang 777 pesos mo, bigyan natin ngayon yan ng value. Ang halaga man yan, pero pag ginamit sa tamang paraan, ang pag-asinso ay kayang-kaya yan. Biwan ubas. Cheers. Bye. Kaya isa ito sa mga isishare ko sa inyo, mga partners, na based dun sa mga na-experiencean ko. Marami na akong mga nakausap at nakasalamuhang mga negosyante. Karamihan sa kanila ay napaka-successful na. Malamang ay marami na kayong narinig o nabasa mga tips galing sa kanila. Mga anong dapat gawin para maging successful. Para may iba naman, tiningnan ko at pinag-aralan ko ang mga bagay na hindi nila ginagawa. At sa hindi paggawa ng mga ito, ay umunlad lalo ang kanilang mga negosyo. Gusto ko lang mga partners i-share ito. Hindi sila nag-aksaya ng energy at oras. Halimbawa na lamang ang traffic. Kung ikaw ay magagalit sa mga drivers na walang disiplina, mawawala ang traffic. Alam naman natin kahit anong galit natin sa traffic, yan ay walang talagang magagawa dahil mukhang out of control yan. Sa halip na mag-apoy ka sa galit, bakit hindi ka na lang magbasa ng news? O mga business books, para mas mapalawak mo pa ang kalaman mo sa business, di ba? Time is gold, ika nga mga partners. Kung may chance lang tayo na tingnan ang mga calendar for the day ng isa sa mga pinakamayamang successful at businessman sa buong mundo, siguradong walang nakakalagay doon. Netflix binge watching schedule. Dahil nang bawat segundo ng isang successful na negosyante ay maaaring i-translate ito into sales. Hindi nila kaya mag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang kwenta, mga partners. Hindi sila sumusuko ng basta-basta. Nakakapasa ka na ba ng mga success
story ng isang negosyante. Malamang na ibabahagi niya na ito at palang muntik na siyang mag-give up, pero hindi niya ginawa. Walang successful na negosyante ang nag-give up dahil kung ginawa niya yon, hindi siya nagiging successful to begin with. Hindi nila piniplease lahat ng tao at hindi sila gumagawa ng parehong pagkakamali. Alam ng isang successful na negosyante na you cannot please everybody. Kung may ayaw sa business niya o kaya nagsasabi ng hindi magagandang komento, pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili na isa yon sa mga taong hindi niya napiplease at hindi mapiplease. Hindi pwedeng baguhin mo na lang mga bagay-bagay para lang ma-please ang lahat dahil hindi mangyayari yon, partner, tandaan niyo yon. Isa sa mga pinaka-importanteng bagay para sa mga successful na negosyante ay ang pagkatuto sa mga maling nagawa sa halip na maulit ito. Natuto sila mula rito at ginamit ang mga matutunan para mapabuti ang negosyo. Kaya tandaan, ang negosyo ay isang paglalakbay na walang katapusang pagkatuto. At yun lang at maraming salamat mga partners. Isa lang po yan sa mga pinapakita ko sa inyo sa screen, ang mga kasabahan kong mga members na nagtiwala po sa akin at walang sawang pagtitiwala sa akin. We hope mga partners na enjoy ka sa aking video. At more on motivation muna tayo ngayon kasi marami na ngayong mga negatibong tao sa halip na dapat magtulungan lalo na ngayon sa problema sa coronavirus. Once again, my name is John, one of the distributor of GBS. God bless everyone and see you on top.